mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. Ang topic po natin sa araw na to is to prepare you for BIR audit. Madalas ko nang sinasabi na walang kapalit ang preparation. Okay? Because ang objective natin naman ay isa. Ang objective natin is to avoid distraction. Oh, distraction, diversion, magkaroon kayo ng letter of authority. Ano gagamitin ko, sir? Simple lang. Kasi in-establish na yan eh. Lahat naman ng pumasok sa revenue BIR, walang alam sa tax yan. Nagpe-pretend lang sila na may alam. Okay? So, ngayon dapat tayong mga taxpayer, tinitrain itong mga BIR officials na to. Paano i-determine ang taxability of income and deductibility of expense. Ikaw naman taxpayer ka, kung nakikinig ka sa akin, please, ganito po ang pag-iisip ng isang matino, matalino, at prepared na taxpayer. Ito. Gagamit po tayo ng ginagamit ng BIR. Natural, kung gumagamit sila ng gunting, kung gamitin natin yung gunting na ginagamit nila pag nagugupit tayo ng papel. Pag gumagamit sila ng pencil or ballpen, gamitin din natin yung pencil and ballpen na ginagamit nila sa madaling salita. Kung gumagamit sila ng tax code, gumamit ka rin ng tax code. Kasi ang utos sa kanila to ensure na faithfully executed yung tax code. To ensure faithfully complied yung tax code. O di, ano pinag-uusapan? Ano yung standard tax code? Dahil sa tax code, nakadevelop ngayon si commissioner nitong binabanggit ko. Ayan. Actually, dinevelop to ni commissioner sa utos ho ng Secretary of Finance. Ang sabi dito ay updated handbook on audit procedure. Audit procedure yan, sir. Hindi naman ako auditor eh. Correct. Hindi ka auditor. Pero, sinasabi ng batas, i-check mo, i-audit mo yung revenue officer kung ginagamit niya yung batas sa taxability of income at deductibility of expense. Ganun lang kasimple, sir. Eh, sino mag-check? Wala. Eh, sino yung apektado pag nag-audit ang BIR? Ikaw, taxpayer ka. At saka yung mga revenue, at saka yung mga tax specialista na nagko-comply ho sa batas. So, ano ba sinasabi dito? Napakasimple, napakasimple. Ang daling i-follow eh. May definition yung quality audit. Ito, napaka-importante nitong term na to eh. Sir, paano nagkakaroon ng quality audit? Simple. A quality audit is the examination of the taxpayer's books, records insufficient that for the purpose of ascertaining the correctness and validity of entries and the propriety of application of tax laws. May sinabi ba dyan na may a-apply sila other than tax law? Wala eh. Gumamit nga ng word na i-ascertain nila yung correctness, i-ascertain nila yung validity ng ano, ng entries. Eh, nasaan yung entries? Nasaan yung entries, sir? Ang simple-simple lang yung pinasabi. Yung entries, nasa records at nasa books. So, ang trabaho nila, correctness and validity, pag i-justify nila ito, gagamit sila ng tax code. So, definitely, ang standard, nasa tax code. Okay. So, nasa tax code. Ano yung pinagagamit sa kanila? Ganda-ganda nito, sir. Okay. Ang simple ng instruction ng commissioner. Sabi rito, ayan, to ensure quality audit of tax returns, so ano yung ino-audit muna? Tax return. Ano yung ino-audit? Tax return. Okay. Revenue officer are enjoined to utilize their technical skills. So, ano kailangan ng taxpayer? Technical skill, number one. Training and experience. Kailangan ng taxpayer na magkaroon ng training and experience
And yung pangatlo na very important sa akin is and follow minimum audit procedures prescribed in the handbook under Annex A hereof. E ano ba yung handbook na pinag-uusapan natin dito? Itong handbook na to. Diba? Itong handbook na to refer to updated handbook na nakasulat dito. O, pwede nyo yung i-download sa BSD. Wala ata yan sa BIR website. May mga website po na nagbibigay niyan. Paki-download niyo na lang. So maliwanag na. Ang utos ay in babaliktarin. Ang utos is to ensure the application of laws which is tax code and rules and regulation. Eh ano ba 'tong binabasa natin? Rules and regulation, 'di ba? Ayan eh. Rules and regulation. Sige. Ano yung nasa loob ng RAMO 1-2020. Ano yung nasa loob niya? Nakasulat din, mga ka-taxpayer kung mahal. Purpose and standard of audit. Purpose and standard of audit. Okay. Ito po, i-discuss ko ito sa... Ayan, lalagayan ko ito. Chapter 2. Yung purpose. Ay, i-discuss ko lang sa inyo. Ito, chapter 3. So, ibig sabihin, hindi ko mati-discuss book kompleto. Ito, chapter 4. Ito, chapter 5. And, ano itong isa? Chapter 6. And, chapter 7. Okay. Ang pinaka-importante dito, halimbawa, chapter 7, ano dinidiscuss sa chapter 7? Standards of public relations. Standards of reporting. Standards of field work. Standard of preliminary planning. General standard. So, anong ibig sabihin ng standard? Sabi rito, standard refers to the criteria by which the quality of performance of auditing examinations is measured. Ang ganda. Buburin ko ulit. Sabi, standards refer to the criteria by which the quality of performance of auditing examination is measured. Ibig sabihin, ito palang general standard, ito palang standard of preliminary planning, ito palang standard of fieldwork, standards of reporting, and standards of public relation ay mga measurement. Kumbaga, centimeters, inches, paano natin, tayong mga taxpayer, mapapanatiling nagko-comply sa batas ng mga revenue officer. Karamihan ho kasi ng nakita kong assessment ng BIR. Kasi ang assessment ko is yung po yung end product na ng BIR. Pero ho yung journey papunta ho sa assessment, yun ho yung pinaka-importante. Kung mali ho kasi yung journey papunta sa assessment, hindi mali yung assessment. For example, pupunta ka ng Quiapo, sinakyan mo papuntang Santa Cruz. Eh, di mali yung journey mo. Hindi ka makakarating ng Quiapo. So, kung hindi ka makakarating ng Quiapo, nakarating ka ng Santa Cruz, mali ho yung magiging result. At yung maling result, yun ho yung matatanggap ng mga taxpayer. So, pag natanggap ng taxpayer, at hindi mo alam kung paano naging tama o naging mali yung resulto na yun, o maging illegal or unlawful, talo yung taxpayer. Okay? Ang sinasabi ko ho rito, samahan niyo ako sa susunod na mga chapters. Okay? Chapter 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 7. At i-reveal ko ho sa inyo yung pong tamang paraan ng pag-iisip para ho makapag-audit tayo, ma-audit ho natin yung mga BIR officials bago sila mag-issue ng assessment. So, ini-invite ko ho kayo sa susunod nating video. At maraming salamat sa mga nagsi-attend sa araw na to. Ulitin ko, nandito po si Ernesto Moreno at nandito si Aling Yu. Please,
itong mga taong to ay mapagkakatiwalaan ho ninyo pagdating sa tax and accounting. Magkakaroon din ho tayo ng legal department kung kayo ho ay small, medium, and micro enterprises na wala ho kayong sapat na pondo para kumuha ho ng lawyers at mga tax specialista, mag-enroll ho lang kayo sa legal department natin at magkakaroon ho kayo ng lawyer at mga tax specialista. With that, mga taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you for life. See you later. Mga taxpayer ko mahal, isa ho itong videong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para huwag ka nang matakot. Huwag, kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong notice of delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pang-apat, final decision on disputed assessment. Oh. Ito ho yung number 1 dyan, ito yung number 2, ito yung number 3, at ito yung number 4. Kadalasan, pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Yan. Ito ho ay isa sa mga nag-consult ho sa atin. At nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Ayan, kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay? Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR. Ha? Sa 35 taong ko nang pagpa-practice bilang taga-hatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila na-exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So, mag-re-release ho ako ng ganitong video paulit-ulit. May mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito. At kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng videong yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista. Nag-o-offer po ako
ng mga serbisyo pampubliko, yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ha? Ako po ay isang CPA at nag-o-offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo, kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1, o mas mataas sa level 1. At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits, pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo, kasi yung donation po ninyo, gagamitin ho natin para mapalaganap po natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.